So guys, hello. Bali. Punta kami ngayon doon sa may ano, sa pinagpapagawaan nung bubong. Magpapa-estimate na kami ng price para alam namin kung saan ba mas mura. So punta kami doon sa nagpa-fabricate talaga nung yero. And then at the same time, dadaan din kami doon sa hardware kung saan pwede ka rin umorder, tapos sila naman yung o-order para sa'yo. Yan na yung listahan na ginawa ni Foreman. So ito yung tatanungin namin ngayon doon, kung magkano yung presyo nila sa bawat ano. Kasi yung roof tile kasi na style ng bubong, yun yung parang mukha siyang tigulay, yung nabanggit ko doon sa last episode. Meron na siyang design, hindi siya kagaya nung conventional na yung corrugated type lang na bubong. Ito yung mga ano eh, yung may design na talaga siya. So ang bilihan kasi nito per length ang ano eh, ang binibigay sa sukat. So hindi siya nabebenta ng may standard cut na siya na kagaya nung corrugated na bawa, nakaputol na siya ng 8 feet. Tapos sasabihin mo lang kung ilang piraso, tapos puputulin na lang sa site kapag ginagawa na. So ito, kailangan talaga bago ka bumili, sukatin mo muna yung pinaka trusses mo, yung frame. So kailangan sukatin muna kung ano yung eksaktong sukat talaga ng magiging bubong. Tapos yun yung ibibigay mo dun sa either nagpo-fabricate or dun sa hardware para maiko-quote nila or may estimate nila kung magkano ba yung babayaran mo. Kagaya nito, bawa 10 pieces na 490 centimeters ang haba, or bawa 10 pieces na 12 feet ang haba. So yung mga ganun. Kasi kasama ko nga pala si David, siya yung aming foreman. Kasi siya kasi yung nakakaalam nung gumagawa nung nagpa-fabricate nung fabrication lang ba siya or sa trusses? Planta talaga, hindi yung sa yero. Sa yero. Or shop lang siya na maliit. Malaki rin was eh. Maliit talaga ang ano nila. Puro mga yero talaga. Wala silang ibang tinda doon kundi pati yung sa paggawa ng mga cutter. Sila rin diba? Opo. Yun lang ang ano nila eh. Puro yero sila eh. Sa may kanto ng subdivision na yun. Oo, yun nga yata eh. Diyan ang paggawa ng mga cutter. Kasi may may venderan sila eh. Ayan. Ayan ang color. Ayan ang kanon niya. Color crest. Color crest. Puro ano lang yung ano nila dyan. Bali, ito pala yung pinuntahan namin. Bali, ito yung gumagawa daw ng mga yero, mga gutter, ano doon. So, ito yung nasa bendang Salawag area. Pasok tayo. Right, mga long span. Yung kapal ng yero, 0.5. Pero ang standard is 0.4. Misa may 0.4, di ba? Opo. Nandito na yung 0.4 nila.
ito yung 0.4. Ito yung 0.5. Ito 0.5, mas makapal ng konti. Mas maganda nga makapal para activate yung ngayon. Kasi ito medyo malambot-lambot na ako. Oo. Ito matigas na ito. Ito yung maganda. Anong mapupunar? Papaano lang kami, estimate muna. Sige po. Para alam namin kung magkano abutin. Yan na kasi bilang nang yun. Ah, tile span, sir? Oh, tile span. Ano to, sir? 123 inches. Yero din niya, sir? Ganon din pa, tile span. Habang kinukumpit ni Kuya yung ano. Ito pala yung mga... Yes, sir. Gutter. Yes, sir. Yes, sir. So, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ito yung sa atin sana. Yung sabi mo na ano. What do you have 24 na yung tapas ng ano? Yung kabuuan ng pencil. Kulon niya. Ano sir, 24? Hindi yung ano ng 4 tapos. Isa lang gumawa niya. Pero gusto niya kasi size yung ano niya. Para pwede yung standard. Kaya na yung pag-ano. Standard namin sir, ito po. 24 eh. Ano bang mas mahal ito niya? Maganda eh. Basta maganda mo eh. Maganda rin presyo. Mahaba yan! Ito daw yung sample no 3-4 yung ilalim. Okay. 123. Sir, 123 yung test ko sir ha? Sir, itong gutter mo sir, ng 24? Sir? Okay, yung nag-isipan mo na. Quarto. Bigyan mo nila ako ng presyo ng ano, itong dalawa. 0.4 ba sir? Oo, 0.4 lang. 0.4. Ito sir, pag 0.4 po, 416. Isa. Per length. 8 feet yun ah. Opo. Haba. Ito sir, 386. So parang 20 lang ang diferensya. Mas 16, less 3 feet. Makano dito? 416 sir. Dito sir, 386. So, 30 pesos lang po. Interest. Dito na tayo sa pag-aaral. Dito na lang sir. Oo, para may design. Oo, para may design naman. Pero wala pa yung cutter, no? Ito sir, kasama na yan. Kasama na yan. So, 416. Pinote ko lang. Pero kung aalisin sir, so ililist lang natin sir. Discounted na ito? Yes sir. Dinitry ko na rin sir yung delivery charge yan sir. 7 to 10 days yan sir. Kasi yung ganun po. Pero hindi naman sir aabot ng 10 days sir. So maximum na sir yung 7. Okay sir. 55. Sige. Mas mababa ba kayo sa mga hardware? Oo sir. Tire kami sir sa Pompok Plant. Sa hardware po, hindi po natin malalang. Minsan sinasabi po sir na 0.5, 0.4. Pero pagdating po ng materialis na po, hindi na po. Manipis din. Maliba na lang po kung marunong talaga kayong tumingin po sa cutting test. Okay. Sige, thank you Mark ha. Sige pa. So kahapon nagpunta kami dun sa... Ano, no, nag-canvas kami nung... Bumbong, tsaka gutter. So yung pinuntahan natin sa yun yung akala ko planta siya pero hindi pala siya planta, so parang ano lang siya, nagbe-bend lang sila ng mga yero, so mostly yung gutter talaga yung specialty nila. Tapos yung actual na bubong, yung yero, in-order din pala nila yun direkta sa planta. So after nun, napunta rin kami sa hardware para mag-canvas din ng presyo para meron kami point of comparison. So, pagpunta namin doon sa hardware, so in-estimate din nila yung base din doon sa sukat na binigay namin. So, yung kinukumpara ko yung kinumpara ko yung presyo nila, lumalabas na mas mura yung nasa hardware. Kasi yun nga, parang
lumalabas nga mas mura pa si Arthur. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung delivery niya kasi sabi rin naman sa akin, i-order din naman daw nila yun. Siyempre, usually naman pag ano tayo, dun tayo sa mas mura, diba? Pero base dun sa paliwanag ng Igor, parang nangyayari kasi is mag-base pa rin ako sa quality. So, yung dun kasi sa isang pinuntahan namin una, yung nagpa-fabricate ng gutter, dun mas makakasiguro talaga na 0.5 gagamitin nila na materials. Yung kapal metal sheet gagamitin. Anyway, ang ano naman is, ang difference lang naman is around 5,000. So, siguro pwede ko na rin i-ano yun na doon ako sa mas magandang quality kaysa naman later on magsisisi ako na substandard yung materials na may kakabit doon sa bahay. So yun na lang talaga, hinihintay na lang namin dumating yung delivery. Actually, hindi ko pa na-order kasi yun lang ako. Hinihintay ko pa yung budget namin. So once na dumating yung budget, order na ako ng bubong and gutter. Then siguro next episode, mapapakita ko na sa inyo yung actual installation ng aming bubongan. Okay? Bye! Quick view lang po mga sir, ito po yung listahan ng mga materials na kinanbas namin. Ito yung naka-breakdown na yung sa supplier 1 tsaka sa supplier 2. So si supplier 1 is yung shop na nagpa-fabricate mismo ng mga gutter tsaka, pero imo-order din sila ng bubong. Then yung supplier 2 naman is yung galing sa hardware naman na quotation. So, kung mapapansin nyo, mas mura yung quotation ni supplier 2 or ni hardware. Pero siguro ang difference na lang nito is yung quality ng gawa nila ng materials na gagamitin pati. Tsaka yung efficiency ng kanilang delivery and kung gaano ba nila kabilis madadala to sa site. So, yun lang. Thank you. Thank you for watching this episode. I am Maurice. And I am Jay. Please subscribe in our channel, Built to Last Vlog!